Today we are implementing the preventive suspension order of the Ombudsman against 139 officials and employees of the National Food Administration. Ito ang inanunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa tanggapan mismo ng National Food Authority nitong Lunes ng umaga. Kaugnay ito sa umani questionableng pagpayag ng mga opisyal at kawani ng NFA sa pagbebenta ng buffer stock o imbak na bigas ng ahensya sa ilang rice trader. Ayon sa Ombudsman, may sapat na batayan ang reklamo laban kina NFA Administrator Roderico Bioco at Assistant Administrator John Robert Hermano nang pahintulutan nilang pagbebenta ng 75,000 sako ng bigas na nagkakahalaga ng higit 90 milyong piso nang hindi umano dumadaan sa auction o public bidding. Sabi ng Ombudsman, nahaharap ang mga ito sa reklamong grave misconduct, gross neglect of duty at conduct prejudicial to the best interests of the service. Ayon kay Laurel, epektibo simula ngayong araw ang ipinataw na 6 na buwang suspensyon. I condemn this at hindi natin paralampasin ang anumang uri ng korupsyon. Kaisa ako sa ating Ombudsman sa layunin itong alamin ang katotohanan at parusahan ang dapat parusahan. Nangihinayang naman ang grupong Bantay Bigas sa Toneto niladang buffer stock ng NFA na ibinenta sa rice traders sa halip na ang taong bayan anila ang nakinabang. Kung tayo yung NFA, syempre dapat dinala yan sa palengke o di kaya pinamigay na lang nila sa mga mahihirap na mamamayan na talagang naghahanap ng murang presyo ng bigas given na public fund naman yan. Mag-iimbestiga na rin ang Senate Committee on Agriculture sa naging transaksyon. Sabi ni Senator Cynthia Villar, hindi rin siya nakakakita ng NFA rice sa mga palengke. Bakit mo naman ipagbibili ang NFA rice? Subsidy ng government for the people na kailangan ng rice like the victim of calamities at saka yung mahihirap. The subsidy was not meant to subsidize the trader. The subsidy was meant to help the poor people. Pansamantalang munang aakuin ni Laurel ang pamumuno sa NFA para tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo ng ahensya. Johnson Manabat, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.